Yes, yan na si Clark. Nauna, magandang gabi, good evening, and happy Friday sa inyong lahat. Okay, good evening especially dun sa community members natin, no? Sa mga Ignition Marketing and Unity Network members natin. Magandang gabi sa inyong lahat. At I hope natanggap niyo yung email na pinadala namin sa inyo, no? Yung email na nagko-contain ng mga login details ninyo para magkaroon ng access dun sa ating mga bagong products, no? Sa Impact Instrument at sa Rocket Pages. Kung sakaling hindi mo pa na-check yung email mo, later on, no? kahit ngayon, buksan mo yung email mo, ay check mo dahil pinadala natin yung mga login details. Okay, so again, welcome sa inyong lahat. Kung nasan man kayo, nandito man kayo sa Pilipinas o sa ibang bansa, good evening. Yan. So basically dahil may access na kayo, no? Dahil may access na kayo sa Impact Instrument and Rocket Pages, ang gusto kong maging training natin ngayon is mag-focus doon sa mga products natin, no? So tuturo ko sa inyo kung paano niyo siya gagamitin ng mas maayos, no? Kung paano niyo siya ma-leverage ng mas mabuti para ma-build niyo yung inyong business ng mas maganda. Okay, I will teach you kung paano nyo siya gagamitin to attract prospects and at the same time, makapag-generate ng leads at makapag-convert na sales. Okay? Bakit wala pa? So guys, narinig niyo ba ako? Paki-ano nga? Let me know kung narinig niyo ako. Sige nga, sabihin nyo nga dyan kung naririnig nyo ako ngayon. Ayun, loud and clear daw. Okay, ayos. So, ganun. Siguro, let's give couple of minutes sa mga members natin dahil maganda yung training natin, no? So, yan. Papasokin lang natin yung mga members. Tapos, go na tayo. Simula na tayo sa ating Impact Instrument Live Training. Okay, so andito pala si Coach Laurent Junicio, no, kasama ko ngayon dito. Ayan. Yun, no? Okay. And by the way, sino na sa inyo yung mga nag-create ng inyong Impact Instrument site? Sige nga, tanongin ko nga, sino sa inyo yung umaksyon agad? Kasi nakita ko dito, sa statistic natin, dami nang gumagana ng Impact Instrument agad, no? Okay, so sino sa inyo? Comment nga kayo dyan kung nakagawa na kayo ng inyong first website. No? First website ninyo. Kung nakagawa ka na ng first website ninyo, first website mo pala, no? First website mo sa Impact Instrument, mag-comment ka dyan. Ayan, sabi ni Love and Joy. Okay, sa mga... So, audio... Please refresh. Please refresh your browser doon sa mga medyo nagkakaroon ng problem. Okay, and nandito na rin ngayon sa loob si Coach Raymond. Gerald Tabake, tsaka si Coach Rafi Kalitdan. Hi guys, good evening. Ayan. Did you like my video, huh? What? I thought you already changed your hair color. Yun. Ano yun? Preparation for international domination. what did you say? No, nothing. Yes, that's true. Right now, may 109 members na tayo na naka-login. Sige, antayin pa natin sila, no?
Okay, pero again, pag-uusapan natin kung paano nyo gagamitin ng tama. And syempre, paano, siguro isama rin natin yung kung paano nyo siya isi-set up ng tama. The same time, paano siya gagamitin ng tama. No, yung mga products natin, yung impact instrument. Okay, focus muna tayo sa impact instrument ngayon. Siguro sa ibang araw, tsaka natin i-gawa ng individual training yung racket pages. Okay? Ayan. Sige lang. 1 minute. Ayan, ano yun lang ako dito sa left. Wala pang nare-receive. Okay, sa mga wala pang nare-receive, kaya doon sa mga wala pang nare-receive na email, no? Email na confirmation or email details to access their Impact Instrument account tsaka yung Unity Network account. Make sure na yung email na kine-check nyo ay yung email na naka-register doon sa Ignition Marketing. Okay? And kung sakaling sure kayo na yun yung gamit yung email dun sa Ignition Marketing, ang gawin nyo, try nyo rin i-check sa spam folder, kaya sa promotional tab, baka dun napunta. Okay, so try nyo dun. Okay, and itatanong ko din sa developer natin, no, kung na-send na ba lahat ng email. And as far as I know, na-send naman na lahat nung email, no? So, tignan nyo lang, try nyo i-check, baka napunta sa spam o kaya naman, baka ibang email. Kasi minsan yung iba, madaming email. No, yung iba, maling email yung na-check. Okay? So, make sure lang na tamang email yung chine-check nyo. Okay? Coach, paano yung balance na like 400 pesos? Sige, mamaya pag-usapan natin yan. No? Pero huwag kang mag-alala, makukuha mo yung 400, ha? May kakalikutin lang ako saglit dito, tapos simula na tayo. Ito. Okay, so game. So, I hope doon sa mga naka-login na, no, sa Racket Pages, kung mapapansin nyo, ito, share ko lang yung screen ko para dire-diretso tayo, no? Okay, kita naman pre, no? Kita. Okay. Yes. Okay, so ito na yung loob ng impact instrument, no? And kung sakaling hindi ka pa nakaka-login, simply go to impactinstrument.com tapos click mo lang yung login. So, ito yung pinaka-homepage natin. Okay. So, magkakaroon din kayo ng affiliate link na ganito yung itsura para kung ang target market nyo ay mga customer lamang, no? Pwede nyo siyang i-promote directly. Okay, pero yun, login lang kayo. And pagka-login nyo, mapupunta kayo sa parang tawag natin dito My Account page. No? Dito sa My Account page, dito nakalatag or nakalagay yung first couple important steps na kailangan mong gawin para ma-set up ng maayos yung iyong impact instrument. No? So ito, dadaanan natin yan. Pero gusto ko muna pag-usapan kung ano ba yung magiging purpose. No? Ano ba yung magiging papel ng impact instrument mo, no? Yung blog or yung website mo sa iyong business. Kasi I believe kapag kahit na ituro ko sa iyo yung mga technical, no, kahit ituro ko sa iyo paano yung mga strategy, paano mag-vlog, no, kapag hindi mo alam kung ano yung purpose niya, no, yung papel niya, yung gagampanan niyang papel, no, baka masayang lang. Okay? So yeah, may nag-doorbell, di ba? Parang ganyan. Wait lang. Okay guys, so hintayin lang natin si Coach Edward. Hindi na si Kaso lang siguro. Ayan.
Sige, magana na kayo. Iwan na kayo siguro ng questions dyan, no? Kung sakali, para pagbalik niya, masagot din yung questions nyo. Sana. Ay. Hindi ko makita yung mga, ano, chat. Paano ba yun? Chat? Yung mga chat. Tignan nyo lang ulit. Refresh nyo lang siguro, bro. Sige, sige. Thank you. I-click mo dun sa right, sa left side, webinar jump studio. Tapos click mo yun. Ah, sige, sige. Thank you, thank you. Okay, so yun, balik tayo. So, purpose. Ano yung purpose? Ano yung papel ng iyong magiging site, ng iyong blog, ng iyong impact instrument? There's a three primary purpose. No, tatlong pinaka-main na magiging papel yung iyong blog. No, first ay gagamitin mo yung iyong blog para makapag-drive ng traffic. No? Para makapag, ano, makapag-attract ng mga tao papunta sa iyo, para papunta sa business mo. No, traffic, ibig sabihin mga tao na makakakita ng iyong business later on. No? So, traffic number one. Pangalawa, okay, yun na pala si Coach Paolo. Ibahin na lang natin para mas madaling matandaan. 3C. No? 3C. 3C yung magiging papel niyan. No? Ito ah, ang papel ng impact instrument mo, no, yung blog mo or yung website mo ay 3C. Ano yun? Yung 1 is create traffic. Yan. Ganun din, no? Para lang mas madaling matandaan, 3C. Create traffic. Again, para makapag-attract ng mga tao na makakakita later on ng business mo, no, ng mga products na binibenta mo. Pangalawa, ano, trabaho niyan ay makapag-capture ng leads. No? Yung mga contact information. No? Later on, tuturo ko sa inyo step by step kung paano kayo makapag-capture ng mga email address, ng mga phone numbers, ng mga website visitor nyo. Okay, pangalawa yan. And pangatlo is convert. Convert sales. Okay, convert sales. Kaya actually, meron pang pang-apat. No? Meron pang pang-apat. Ano yan? Brand. Wala kang maisip na C eh. Dapat C pa rin. Mas maganda sana, no? So, brand. Meron bang C na synonym sa brand? Kung meron, mas maganda, no? 4C. Ah? Pero yun, brand. Ano yung brand? Para i-build up mo yung pangalan mo, no? Para i-build up mo yung reputasyon mo, yung pangalan mo sa mata ng iyong mga prospects. No? So, yun yung apat, no, na magiging papel ng iyong blog. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, hindi sa webinar, tuturo ko sa inyo kung paano nyo ma-achieve yung apat na yan using your impact instrument account. So I hope nakapag-login ka na. Sino sa inyo yung nakalog-in right now sa impact instrument account nyo? Okay, so share ko sa inyo ngayon yung ano, ha, yung aking browser. Kita naman, no, pre? Kita. Yun, thank you. So yan, may 48 na visitor sa ating ano. Okay. So ngayon, kapag nakapag-login ka na, sabi ko nga sa inyo kanina, ito, ganito yung unang makikita nyo. Ang unang-unang gagawin ninyo pagka-login nyo dun sa inyong Impact Instrument account ay mag-create ng site, no? By default, wala ka pang website. User account pa lang. No? Account pa lang ang meron ka. So, paano ka makapag-create ng account, ng blog? Kiklik mo lang itong create your blog site. O kaya, itong button na to. No? So, pag kinlik mo yan, mapupunta ka sa isang page kung saan makakapag-provide ka ng magiging address. Ng magiging address ng iyong blog, ng iyong website. No, yun yung isa pang maganda, no, isang magandang bagay dito sa Impact Instrument ay bibigyan ka namin, no, ng website address mo. Bibigyan ka namin ng domain name at subdomain name, no? So ito, for example, site domain mo. Ano yung pwede mong ilagay diyan? Pwede mong ilagay diyan ay pangalan mo o kaya naman pangalan ng business mo. Okay, so sabihin na lang natin para madali,
sabihin natin na si Loven Joy. Okay? Loven Joy. Sabihin natin ganyan. Okay, so lalagyan ko na ng number para hindi ko makuha yung ano niya, yung subdomain niya, baka gusto niyang gamitin eh. Okay, pero parang ganyan, no? Pwedeng pangalan, pwedeng business name mo, etc. Okay, tapos dito sa domain, no, yung impactinstrument.com, basically madudugtong yan, no? lovenjoy12321.impactinstrument.com. Now, meron tayong mga multiple options pagdating sa domain. So pag kinlik mo yan, makikita mo, hindi yata nakikita, no? Hindi kita yung drop-down. Hindi nakikita yung drop-down. Ayan, pero ayan, isi-select-select ko yung iba't ibang options para makita nyo yan. No? My Awesome Stories, Go Blog Now, Blogkiteer, ha? Di ba? Parang marketeer tsaka blogger na pinagsama. O blogger na three musketeer. Parang gano'n. Eh, no? Pero ayan, so for example, Impact Instrument. Sabihin natin, impact instrument yung napili mo. So yan, ganyan, yan yung magiging address mo pag pupuntahan mo na yung iyong impact instrument website. And then itong site title, basically, pwede mong kilagay kahit yung title. So for example yan, my impact instrument site. And pwede mong palitan to later on. And ito, privacy, important ito guys. Sa una, ilagay mo muna no. Okay? No muna. Kasi Ang mangyayari kasi kapag nag-create ka ng site dito sa Impact Instrument, ilo-load niya, no, ilo-load, maglo-load siya ng ano, ng mga temporary or parang ano, parang dummy content, no, parang mga ready-made na post, magkakaroon kaagad ng mga dummy post, no? And hindi maganda 'yon sa blog mo kung naka-allow na 'yung sa search engine. No, but basically sasabihin ni Google, makikita ni Google, ay ano lang to, gaya-gaya po tumaya na vlog lang to kasi yun nga, dami content lang yung nakalagay, no? So inunow mo muna siya. So importante yan guys, huwag niyong iyan yan, ha? So after that, later on pwede niyong i-allow yan kapag okay na, kapag gumagawa ka na ng sarili mong content. Okay, so yun, after that, simply create the site, no? Click mo lang yung create site and then pagka-click mo niyang create site, boom! Basically, gawa na. No, basically, gawa na yung iyong impact instrument website. So, pwede mong puntahan yan by simply clicking this link. Right-click natin. Okay? So, sa ngayon, sige, tingnan natin ha. Loading pa siya. Okay. Blurred daw. Sa lahat ng mga blurred, sa ano yan, no? Sa internet connection ninyo. Okay? So, antayin lang natin. Medyo mabagal yung internet ngayon kasi nag-ano tayo, nag-present tayo, no? So sa ngayon, ganito pa lang, very simple yung itsura niya. No? Pero by tomorrow siguro, may implement na yung may ready, ano, yung sinabi ko sa inyo na may ready content na kagad. So supposedly dapat ganito yung magiging itsura niya. Okay, kapag create na pagka-create mo, automatic merong agad content. Parang ganito. Okay? Parang ganyan. May ano na kagad, may laman na kagad. And ang maganda, hindi lang siya basta-basta dami content, no? Yung content na yon basically para siyang manual kung paano gamitin yung impact instrument. No, how to make money blogging, etc. Okay, so by tomorrow, ganyan yan. Lahat ng mga gagawa ng site tomorrow, ganyan na kagad. Automatic, may content na. Okay? So sa ngayon, ang pwede mong gawin after mo makreate yung site. Di ba? Bilis lang, di ba? Wala nang setup. Setup, ganun lang. Maglagay ka lang ng pangalan, ng address na gusto mo, and then that's it. Meron ka ng impact instrument na blog. So ngayon, ang pwede natin gawin is i-customize na ito. No, pwede mo na siyang i-customize. So paano ka paano mo siya i-customize? Okay? So ang gagawin mo, balik ka lang doon sa dashboard mo, no? Okay, balik ka sa dashboard mo, pwede kang mag-login ulit or balikan mo lang yung dashboard. So sa atin, ito, balik tayo sa dashboard natin. Okay, para ma-customize mo siya, ang gagawin mo lang, okay? Gagawin mo lang
ay pumunta dito sa personalize, no? Kasi ipe-personalize na natin siya, no? Ipapagandahin na natin siya based sa taste mo, sa style mo, no? Sa image na gusto mong iparating sa mga website visitor mo. So sa personalize, simply click personalize and then premium themes. Okay, so dito na sa ano, sa premium themes, makikita mo na may total of 86, no? Total of 86 na premium themes tayo. Ito yung sinasabi namin sa inyo kagabi pa na bawat isa dito minimum of $60. No, $60 ang isa. Meron dito, for example, itong mga pro asa $100 yan each. Okay, so madami, napaka-valuable nito, no? And itong mga team na to, every month ina-update natin siya. So updated siya, secure siya, updated siya, hindi siya yung alam mo yun, libre lang and hindi ina-update, no? So, ayan, napakarami, pero kung newbie ka, no, kung baguhan ka sa pag-create ng website, I recommend na ang gamitin mong team ay yung nandito sa recommended na ano natin na list, no? So i-click mo yung recommended. Ito kasi yung mga team na nasa recommended, ito yung pinakamadali at pinaka napakasimpleng i-customize, no? Point and click lang sila talaga. So ikaw kung newbie ka, ito talaga yung mai-recommend ko na gamitin mo. Actually ako ito yung ginagamit ko, eh. Itong yung team na ginagamit ko dun sa edwardleformina.com is andito, no? Ano yun, eh? Ang pangalan nun ay, asan na ba yun? Ito, Architect. No? Architect yung pangalan ng team na yun. Okay? Ito, pakita ko sa inyo. Kasi nung nakaraan may nagtatanong, Edward, impact instrument na ba yung vlog mo? May nagtatanong sa akin, no? Sa comment sa vlog, tapos dun sa Facebook. No, so tinatanong ako, impact instrument ba yung vlog mo? And the answer is yes, no? So ito, yeah, Edward Fermina vlog. Yan, ano yan? Impact instrument yan. And ang gamit kong team dyan ay itong architect, no? Itong interior design. Ha? Pang ano kasi talaga to, pang tawag dito, pang real estate, no? Pang designer, etc. Okay? So ito yung mga teams. Kita nyo naman yan, so i-browse nyo na lang dyan. Pero yun, sabi ko nga kanina, I recommend na itong gamitin nyo, no? Yung nasa recommended. Okay? So, for example, gawa tayo, no? Sabihin natin, ang napili mo na design, no? Ay sabihin natin, ano bang pwede natin anuhin dito? Sabihin natin ito na lang. Ito na lang, just fit, no? So, pag kung yan yung napili mo, no? Si Resty, ito napipili lagi, eh. Ewan ko bakit. Si Resty, yan. Yeah. Joke lang. So, yan. Pag yan napili mo, ngayon napili mo, activate mo lang, no? Click mo lang yung activate button. Activate, no? Pagka-activate mo, hindi pa natatapos doon. Meron ka pang gagawin. So, yan. Antay lang natin, no? Activate button. And then, pagka-activate mo, ang next na gagawin mo ay pupunta ka dito sa team options. No, team options, tapos, pag pumunta ka dito sa team option, under personalized din yan, pupunta ka dito sa import-export. Okay? So, bakit ka pupunta dyan? Ang gagawin kasi natin, tatingnan natin yung website natin ngayon, ha, na ginagawa natin ngayon. Ha. Tingnan nyo, ha. Okay? So, ganyan na, di ba? Actually, ready na nga, eh. Ito na yung website niya. Ito na yung website niya, no? Okay, pero kailangan pa natin i-import yun, yung import theme options and widgets. So, kung gusto mo ng mga sample content, pwede rin yan. Kaso medyo matagal to, no? Maglo-load siya ng mga dummy content, no? Para makita mo kung ano yung magiging itsura. So, i-click mo lang yan, import, then wait ka ng ilang segundo, tapos okay na. Okay? So, tingnan natin, ha? So, yan. Ito na. O, di ba? Anong gagawin mo dyan? Ayan na yung website mo. Basically, papalitan mo yung mga pictures. Siyempre, ikaw, kung hindi naman about sa bodybuilding yung target market mo, siyempre, papalitan mo yan, no? Papalitan mo yung mga picture, papalitan mo yung mga nakasulat, no? So, ganun. Pero yan, may itsura na, may korte na, kumbaga.
may bahay na, buo na yung bahay. No, hindi ka na maghuhula-hula kung paano ba magiging itsura nung vlog mo. No? So next na gagawin mo, after mo mag-import export, ang next na pwede mong gawin ay i-set up yung menu. Yan, isa sa mga laging tinatanong, paano ko lalagyan ng menu yung parang ganito? No? Menu. Basically, yan yung parang pwede nilang puntahan. Kung may business ka, lalagyan mo dyan, my business, no? My products, contact me, yung mga ganon. Okay, so paano mo mailalagay yon? Napakadali lang din nun. Pupunta ka lang din sa personalize and then menus. Okay? Tapos, gagawa ka lang ng menu. Ito, click mo to or dito. Basically, pwede ka na magsimula dito. So for example, example menu. Pwede mong title ng ganun. Kaya my menu. Ayan. Tapos, click create menu. Click mo lang yan. Tapos, ayun, basically, gawa na yung menu mo. No? Meron ng dalawa. Sa ngayon, meron ng dalawang page na nakalagay doon sa menu na yon. So, pwede mo yung lagyan ng madami pa. So, sa atin ngayon, dalawa pa lang kasi existing pages natin, kaya wala pa tayong ibang mailagay. Pero hindi lang, hindi lang pages na pwede mo ilagay doon, pwede ka maglagay ng mga posts mo. Ayan, no? For example, dinagdag ko itong sample na yan. As pwede ka rin maglagay ng custom links. For example, yung Facebook account mo, no? Yung Facebook link mo. Facebook.com, no? Yung Facebook account mo, lagyan mo dyan. Tapos lagyan mo na ito, for example, icon, etc. No? Tapos add mo yan. So, dun sa magiging menu mo, apat na, no? May apat na. Okay? Ang gawin mo lang, save mo lang ulit dyan. Tapos, okay na yon. Ready na yung menu na yan. Ngayon, pag pinuntahan mo yung vlog mo, makikita mo hindi pa kagad mapupunta siya kagad automatic dito. Hindi pa kagad siya makikita dito, no? Ang gagawin mo para mapunta yan dyan ay pupunta ka dito sa Manage Locations. No? Under ano rin yan? Under Menus. So Manage Locations, sasabihin mo kay Impact Instrument na itong ginawa kong example menu. Ayan, no? Ayan, di ba nakita nyo? Example menu nilagay ko. Ang gusto kong gamiting primary menu. Okay? Tapos, pag kinlik mo yung save na yan, pag sinave mo yan, tingnan natin ha. So, ito yung sample site natin. So, makita mo andyan na. O, oh, diba? Andali, diba? Ganun lang kasimple. Okay. So, pag tapos na yung menu mo, ano nang next na gagawin? No? Ang pwede mong gawin, punta ka dito sa team options ulit. Dito kasi sa team options, dito mo na basically mako-customize yung iyong blog, yung iyong website. Dito mo mapapalitan yung kulay. No, sabihin natin, for example, sabihin natin color scheme, no, yung pinaka tema niya, kulay na tema. Sabihin natin ayaw mo ng red, ayoko ng red. So ko blue. Yan. So ko blue kasi yan, Unity Network, no. So yan, blue. Sabihin natin blue. So yan, save natin. Tingnan natin kung magbabago. Maintain lang natin. Oh, di ba? Nagbago agad. Itong blue na, yung sa taas. No, itong button na yan, pwede mong palitan yan. Okay? Era ganun. Okay, yung mga links naging blue na. Okay, and further, customizations can be done on this page, no? Dito sa team options. Diyan lang, no? Point and click lang yung header mo. No? Gusto mo ng header, gusto mo ng logo, no? Diyan mo lang mai-edit lahat. No, kung ano yung layout, no, kung ano yung picture, ayan, no? dito mo lang upload mo lang yung picture, etc. No, diyan mo lahat mai-edit. No, wala kang kailangang i-code, wala kang kailangang technical na experience or skills na kinakailangan, simply click, upload, edit. Ba, para ka lang naglalaro. No, ganun yung pag-ano dito, yung pag-setup sa kanya. Okay? So, pati yung mga social media icons, yan, dito mo pwedeng i-edit yan. Tapos yung typography, ibig sabihin yung mga font. Ano bang gusto mong font? Ano bang laki ng font? No? Gusto mong ba ay Arial? No? So, lahat ng Google font, lahat ng mga famous font andyan. So, pwede mo siyang i-customize na talaga akmang-akma doon sa
sa taste mo, dun sa look na gusto mo, dito mo 'yun ma-achieve yung pagko-customize. Okay, so for example 'yan, pati yung size, no, pati yung size ng mga fonts, etc. No? Tapos make sure na pag nag-edit ka, lagi mong i-save, no? Save mo lang lagi. Baka makalimutan eh. Okay. So after that, tingnan natin. Ayan. Okay. Oh, di ba? So tingnan natin yung blog post natin, yung first blog post natin. So ito yung sample blog post. Okay, blue na, no? Blue. Okay? And bawat bawat font din pwede mo ring i-edit, ha. So for example, itong blog article title, di ba kanina black? To black, di ba? Hello world. So pwede mong palitan 'yan, sabihin natin gawin din natin blue. Okay, sabihin natin ganyan, blue. Ayan. Yes, pag select ng team, anytime pwede mong palitan 'yon, no? Kaya kaso nga lang, syempre mag-ingat ka sa pagpalit kasi mamaya yung itsura na ano na sinet mo sa una, no? Kapag pinalitan mo 'yon, babalik ka ulit sa zero, kumbaga iaayusin mo ulit yung mga kulay, ayusin mo ulit yung mga font, etc. Okay? Pero yung content, hindi mawawala yun, ha? So, yun. For example, ito, inedit ko yung blog, no? Yung kulay ng ating ating font. Ulitin natin. Hindi yata nag-take effect. Ah, single article. Dito pala. Sorry. Dito pala sa single article title yun. Okay, so yan yung gawin natin blue. Sabi ko nga sa inyo, super customizable pati yung single post, no? Pwede mong ibahin. Ayan, tingnan natin. So ayan, blue na, di ba? So ganyan. Ganun lang kasimple. Okay, so kapag tapos ka na sa mga sa pagko-customize, sa kaartihan, no? And I suggest na huwag ka masyadong magtagal, no, sa pagpapaganda, no? As much as possible, kung kaya mo siyang gawin ng ilang minuto lang, no? Tapusin mo agad siya, no? Kasi ang ang mas importanteng bagay ay yung pag-create ng content, no, yung pag-ano ng strategy, no, yung pag-generate ng leads, etc. Okay? So for example, tapos na yung mga design, no? Tapos na sa pag-customize. Next na pwede mo nang gawin ay ito na yung importanteng part, no, yung pag-create na ng opt-in form. No, ano yung opt-in form? Opt-in form ay yung parang ganito. No? And kapag mayroon kang ganito, no, yung mga opt-in form, ang mangyayari kasi kapag may ganyan ka, magkakaroon ka ng capability na makapag-collect ng leads, no, makapag-collect ng mga email address, 'di ba? Yan yung lagi naming tinuturo sa inyo ever since. Dapat lagi kang may leads. No, dapat lagi kang may constant source of leads. So parang ganito. Dapat may ganyan mga form na ganyan. Okay? So paano ka magki-create niyan sa Impact Instrument account mo? Napakasimple lang din. Okay? Dito sa Impact Instrument, meron tayong pinrovide. We provide you a plugin, no, premium plugin called Thrive Leads. No? Thrive Leads. And itong Thrive Leads na ito, kung ipapurchase mo siya sa labas, no, kung ikaw mismo yung bibili, you need to pay around 10,000 every year, no, sa membership to access these plugins, no? Pero dito sa Impact Instrument, syempre libre na 'yan, no? Libre na 'yan sa subscription mo. Okay, and ito, so for first time kailangan mong i-activate muna, no? Activate mo lang yung license mo by clicking that. Hindi mo na kailangan bumili. Pinubide na namin yung activation dyan. Automatic ma-activate na yan. Okay, click mo lang yung activate button. Automatic activated na yun. Okay? So, yan. Okay na. Success! Okay? So, ngayon, next na gagawin mo, punta ka sa Thrive Leads ulit. Balik ka sa Thrive Leads. And then, ang unang-unang gagawin mo, ay mag-create ng lead groups. Basically, parang ano to, parang folder. No? Parang folder ng iyong magiging mga opt-in forms. Okay, so titlean mo yan. Sabihin natin na my MLM blog
Lee, sabihin natin ganyan. And then, create mo lang yan. And then tapos, ang next na gagawin mo ay make sure na iset mo yung targeting options. So, ibig sabihin yan, saan ba madi-display yung mga form mo? Sa lahat ba ng ipopost mo? Sa buong website mo ba? Etc. No, so, sa ngayon, gawin lang natin, simply select all. Select all mo lang. Ibig sabihin, lalabas yung mga form na yun sa lahat ng post, sa lahat ng page, sa lahat ng blog, even sa error page, even sa search page. No? Then, after that, pwede ka na mag-create ng form. Ito na yung exciting na part. No? Ayan, pwede ka na mag-create ng form. Anong mga klaseng form? Pwedeng form na lumulutang, no? Yung mga pop-ups, pwedeng form na nasa gilid, parang ganito. No? And mamaya may mga cool pa akong ipapakita sa inyo, napaka-cool way to generate leads. No? Ribbon, screen filler, ito maganda. Screen filler, tsaka itong scroll mat. Ang lupit niyan, lakas mag-generate ng leads niyan. Lakas mag-convert. No? Slide in, and then widget. No, so pinakauna yung pinaunahin na natin yung pinakamahirap i-set up. No, yung widget nasa kanan. No, yung ganito. Ito kasi yung pinaka-challenging eh. Okay, pero it will take you siguro mga 5 minutes para i-set up 'yan. 5 to 10 minutes, no? So 'yun. After that, click mo lang yung add para makapag-add ka ng form. Then create form. So sabihin natin ano to? Free ebook form. Sabihin natin nagpo-promote ka ng ebook. How to become a top earner or something like that. How to make money online. No? Free ebook. How to make money. Parang ganito. Okay? And then after that, tapos na yan, create form. And then ito na. No? Mapupunta ka na sa page kung saan pwede mo nang i-edit. No? Edit mo lang yan. Edit natin yung magiging design ng iyong widget. No? And ang maganda dito, hindi mo na kailangan mag-start from scratch. No, automatic meron ng mga templates na available na pwede mong i-leverage. So, ayan, nakikita nyo naman, no? Napakaraming magagandang ready-made na template. So, ikaw bahala, no? Kung may free ebook, kahanap ka dyan ng babagay. Okay, so for example, ito, sabihin natin ito. Ito, ba? Dami maganda, ang hirap pumili, no? Nung first time ko nga, eh. Lahat na kaya, parang ganun eh. Parang gusto mong piliin lahat eh. Anyway, ayan. Sabihin natin ito. Itong ano na to, itong template na to, kukunin yung pangalan tsaka email, no? Nakalagay sa form, name and email. Ayan. So, ayan. Ito basically yung template. And, super customizable din yan, no? Pwede mo yung i-edit, pwede mo yung i-customize, palitan yung mga nakasulat, palitan yung mga headline. For example, ito, free ebook, how to make money from home. Parang ganyan. Sabihin natin, free ebook. Yan. Tapos pwede mong palitan yung kulay. Sabihin natin, gusto mo orange, no? Or red. It's up to you. Pero kahit anong kulay, pwede yan, kumbaga. Okay, tapos yung background, syempre gusto natin palitan yan, gusto natin i-match dun sa ating blog, no? So pwede mo ring i-edit 'yan. Ganyan. So, napaka-simple lang, para ka lang naglalaro. No? Mas masaya pa 'to sa Pokemon Go. Kasi pera makukuha mo kapag ano. No? Kapag nakapag-generate ka ng mga prospects. So parang ganyan. Okay? Alright, so sabihin natin ganyan. Okay na. So yan, basta lahat yan, pwede mo i-customize. Yan, pwede mo palitan yung picture. Sige, sabihin natin, papalitan natin ng picture, ha? Sabihin natin, e-book. Ano tayong picture na e-book? Kung may picture na e-book dito, swerte. Swerte ba? Okay. Ito, iPad e-books. Ito. Work for home blueprint. Sakto. Oh, di ba? Upload mo lang. Tapos, pag andyan na, automatic mapapalitan na 'yon. Okay, tayin lang natin. Medyo malaki yung file yata.
Yes, mayroong replay ito, no? Ilalagay natin ito sa doon mismo sa training na nasa loob ng impact instrument para anytime pwede niyong balik-balikan, no? Okay, sige, antayin lang natin ha, nag-upload pa. Ay. Ayun, okay na. So, after that, insert to pause. Click mo lang insert to pause. So, andun na. Diba? So, parang medyo hindi maganda yung design ko, no? Ayusin natin. Ayusin natin. Medyo parang kinakalawang na yung ano ko, artistic, pagka-artistic ko eh. Pasensya na, ha? Ayan na lang, sige na, pwede na yan. Basta ganun. Kahit anong gusto mong itsura, kulay, pwede. No? Tapos, itong button, lahat yan, pwede mong baguhin. No? Lahat yan, basta lahat yan. Okay? Tapos, kung mayroon ka namang autoresponder, pwede mo rin i-connect yung autoresponder mo. No? For example, may get response na kayo, pwede mo yung i-connect. No? So, sa ngayon, yan, API, pwedeng HTML code, etc. Basta pwede yun. Now, kung sakaling wala ka pang autoresponder, okay lang din. Makakapag-collect ka pa rin ng mga email address na walang magiging problema doon, ha? So, kapag wala kang autoresponder, no problem, okay lang 'yon. Then sabihin natin okay na. No, na set up mo na, click mo lang yung save changes, huwag mong kakalimutan 'yon. Okay? So, preview natin kung ano itsura niya. Ayan, so ganyan daw yung magiging itsura niya. No, pero wala pa sa vlog natin, no? Wala pa. Paano natin ilalagay? Yun ang tanong. Paano natin ilalagay yan dito sa ating vlog? Paano yan mailalagay dyan? No. So, simple lang din yan. So, balik ka dito sa tribe leads. Back to dashboard. And then, ito importante ha. Make sure na i-on mo. I-turn on. Kasi by default, naka-off siya. Okay? Ito, nung nakaraan, nagtataka ko, bakit walang lumalabas? Pinablish ko naman, walang lumalabas. Ganun yung pala, naka-off. No? Kailangan i-turn on mo siya. Okay? Tapos, punta na tayo sa last step. No, yung pinaka-last step, napaka-simple na lang din. Personalize and then go to widgets. No, widgets, personalize goes to go to widgets. Tapos, ang gagawin natin, basically ilalagay na natin siya dito sa gilid. Widgets kasi ang tawag dito, ha? Widgets ang tawag yan sa mga nasa kanan na yan, ha? Yung mga kahon-kahon na yan. Okay, so paano yun? Gagawin natin, hanapin mo yung tribe leads dyan. So madami yan, eh. Madami kasi nating plug-in. Ha? So hanapin mo dyan yung tribe leads widget and then i-add mo siya sa sidebar. So pwede mo ganyan, i-check mo lang yan, tapos add widget or pwede mo siyang i-drag and drop. No? Pwede mong kalad ka rin yan. No? Ganyan, oo. O, diba? O, diba? Lalagay mo lang siya doon. O, diba? Simple. Napaka-simple. Para ka lang naglalaro. Mas masarap pa to sa Pokemon Go. Yes. So, yan. Make sure naka-check din yan. Tapos save. Okay, so ngayon tignan natin kung tama ba yung pinagagawa natin, no? O, tingnan natin ngayon, ha? Kung lalabas dito, pag hindi lumabas, o yan, o diba, andyan na siya. O pwede ka nang mag-collect ng leads. Masasabihin natin, may visitor dito, uy, ang ganda nitong ebook na to, ha? Na binibigay ni Mylene, or binibigay ni, ano, ni David. Gusto ko yan. No? Sige, gusto ko yan. O, magta-type sila dyan, tapos, angel@gmail.com, parang ganyan. No? Pag nag-subscribe sila, boom, leads mo na yon. No? Leads mo na yon. Okay? And pwede mo rin silang i-redirect ha, by the way, no? Nandito lahat yung sa setting ng ano, yung pinagagawa natin. Okay? Dito yon sa ano. Yung, for example, gusto nyo i-set up pag after mag-opt-in, tapos mapupunta sila sa ibang page. For example, sa video presentation ng Unity Network, kung gusto nyo na ganun, dito lang din yon, no? Sa form, tapos dito sa connect with service. Dyan. Basta dyan yan. Basta after mo siya i-connect, no? After mo i-connect.
ayaw. Okay. Okay. Hindi pa kasi naka-integrate dito. Pero basically dito yan, no? Sa Connect with Service, dun mo siya i-edit para ma-redirect sa kung saan man gusto mong papuntahin. Okay? So tingnan natin, balik tayo sa tribe leads, ha? Kanina, di ba, nag-subscribe ako, nag-sample subscribe ako, no? Nag-sample, nag-test ako ng opt-in, no? Na mag-opt-in. Yung mga leads mo, dito mo yun makikita. No? Dito mo sila makikita. Okay, so, hindi pa lumalabas yung kanina. Pero basically, dito mo yun, dito yung lalabas. No? Sa tribe leads, tapos sa dashboard, tapos sa leads report. Okay, dyan mo lahat makikita nung iyong mga leads na nakokollect. Okay? Kahit hindi mag-get response, makakapag-collect ka ng email. Okay? Pero syempre, walang follow-up. Okay? Walang follow-up. Okay, pero pwede ka mag-connect dito ng mga get response, Aweber, no? Lahat ng mga autoresponder, almost lahat ng mga sikat na autoresponder company, pwede mag-connect dito sa Tribe Leads. Okay, so next, subukan natin gumawa pa ng ibang mga ano, iba pang mga opt-in forms, no? So balik tayo sa Tribe Leads. Tapos dito sa lead groups, create ulit tayo, no? Ano pa yung pwede nating magawa? Gusto kong ipakita sa inyo itong ano, scroll mat. Ito kasi astig to eh. So, click natin 'yan. And then mag-click mo ulit yung add, no? Click mo ulit yung add. Tapos create form. Same yung ginawa natin, no? Mali spell. And then ayan, pwede na nating i-edit. Ito napaka-cool nitong scroll mat and most of you nakita na rin siguro ito. Kaya napakaganda nitong ano na to, strategy na to. No? So for example, pili ka lang din, no? Pili ka lang din ng ano diyan ng mga template. And by the way, mayroon din sila mga double ano, tawag ito. Double opt-in, no? Multi steps na template. Meron ka din ganyan, no? Meron ding sa napakarami. Napakaraming ready-made na template. So for example, let's ano dito, ito muna siguro gamitin natin. And ayan. No, so na para na siyang landing page yung itsura niya. Okay? Pero ayan, pwede mo ring i-edit 'yan, pero save muna natin 'yan. Gusto kong ano to, ang gusto kong ipakita sa iyo ay kung saan siya lalabas, kung saan siya makikita. No, saan yan magpa-pop up itong scroll mat na ano na to, scroll mat na opt-in form na to. No, so balik tayo dito. Again, balik ka sa dashboard. Make sure ito, make sure na naka-display, naka-on. Okay? Tapos may setting din dito na frequency. Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Pero pakita ko sa inyo kung saan siya lalabas, ha? So ito, for example, may pumunta sa blog mo. Sabihin natin nabasa niya yung blog post mo, pumunta siya. No? Ang mangyayari, imbis na bababasa niya muna yung blog post, lalabas muna yung ganyang page. No? Lalabas muna yung ganyang page. Parang malaking ano siya, parang malaking landing page or squeeze box, squeeze page, no? Tapos pwede sila mag-opt-in diyan. Okay? Tapos kung ayaw nilang mag-opt-in, kiklik lang nila itong down button, mababasa na nila yung ano mo, content mo. So, ganun siya. Yun yung scroll mat. Okay? So, iba-iba pa. Marami pa, no? May mga slide-in, etc. Pero yun, napaka-powerful way niyan para makapag-collect ng email list, no? Para ma-build mo yung email list mo, yung mga listahan ng mga prospect mo na later on, na pag-i-introducean mo ng business mo, ng products mo, no? Okay? And siguro, ang ano ko, ang mabibigay ko sa inyo na tip ay maglagay ka ng at least 2 to 3, no? 2 to 3 strategies to capture leads on your blog, no? For example, isang widget itong nasa kanan, tapos yung kanina yung scroll mat. Ayan, scroll mat. Tsaka yung isa pa yung pop-up, no? Pop-up. Yan, papakita ko sa inyo, no? Yung pop-up.
And yung iba, sabihin, nako baka mabwisit yung ano ko, yung prospect ko. Labas ng labas yung scroll mat na yon. No, every time magpunta sila sa ibang mga post, sa ibang mga page, lumalabas. Ayan, no? Baka isipin ng ibang user natin na ay baka ma-bad trip yung visitor, baka mag-leave. So pwede mong i-set 'yon dito, no? Sa sinasabi ko kanina, sa display frequency. No, pwedeng palagi, no? Ibig sabihin ng all the time, no? Pag zero nilagay mo, ibig sabihin every time palaging lalabas 'yon. O kaya naman, pwede mong ilagay every 5 days. No? Ano ibig sabihin ng every 5 days? Kapag ngayon, pumunta yung prospect mo dun sa blog mo, tapos kinabukasan pumunta ulit, hindi nalalabas. Tapos pangatlong araw, pumunta ulit, hindi nalalabas. Pagkarating dun sa panglimang araw, no, dun na siya ulit lalabas. Parang ganon. So natatandaan niya kung pang ilang punta na nung prospect mo. Okay? So I suggest mga 5 days, parang ganon. Okay? Para hindi naman mabwisit yung ano, yung visitor, no? Tuwing basa niya ng blog post mo, lumalabas na lang palagi. No? So, ganon. So, another, sabi ko kanina, di ba, three lead generation strategy. So, meron na tayong dalawa, ano, widget, tsaka scroll mat. Ay, yung isa pang gusto kong i-ano sa inyo ay yung pop-up. No? Pop-up. Ito. So, create ulit tayo. Lightbox ang tawag nila dito eh. Pero, yung ibang tawag doon, pop-up. No? So, i-click mo yan. Tapos, gawa ka ulit. No? Gawa ka ulit. So, mayroon na tayong pangatlo. Pangatlo na natin to, no? So, sabihin natin, ang title na to, pop-up. Okay? Okay. So, dyan din, meron ding ano, no? Meron ding mga frequency ano, settings, etc. No? Tapos, i-edit natin yon. Edit natin. So again, mayroon na naman mga template. So pili ka lang dyan. So sabihin natin ito. Maganda dito. Ito. Yan. Ganda. Ang ganda! So pwede mo ulit i-edit yan, pero save na natin yan, no? Kasi ikaw na bahala mag-customize, no? So, for example, nakasave na yon, i-preview natin. Ganyan daw magiging itsura niya, no, sa vlog mo. Ngayon, ang isang importanteng setting dito, no, ito yung tandaan mo, no? Yung trigger. No, ito yung isang sa mga ano eh, sa mga effective, no, na marketing strategy. Ay itong imbis na lagi siyang lalabas, no? Ang gagawin mo, i-set up mo siya na lalabas lang siya, no, kapag magtatangkang umalis yung visitor mo dun sa iyong blog. So, ibig sabihin pag ano siya, magta-try siyang i-close yung browser o magta-try siya na umalis dun sa blog mo. Ang tawag doon exit intent, no? So nakalagay na diyan show when the user is about to exit the page. So ibig sabihin, no, lalabas siya kapag nagtangkang umalis yung ano mo, yung prospect mo, yung visitor mo. Okay? So yun. So tingnan natin yun, ha. And then pwede ka rin ano pala dito sa frequency. So ilagay natin palagi para makita natin yung ano, yung effect niya. Pero I recommend na gawin mo lang yun every 5 days din, no? So sabihin natin 0 days muna. Tapos tignan natin siya. No, kung ano yung magiging itsura niya nasa iyong blog. Okay, so ito, di ba? So yan. Tanggalin muna natin. Sabihin natin, nagbabasa yung ano mo. Nagbabasa yung prospect mo. Tapos naalala niya. Uy, i-check ko pala yung Facebook ko. Maglilib muna ako. Ito yung mouse ko, no? Maglilib ako. Tapos, dali lang, hindi yata na-on. Sabi ko na nga ba eh. O, hindi ko na-on. O, i-on mo. O, makakalimutan. So ako, nakalimutan ko. So ulitin natin. So ulit. Reenactment. Sabihin natin, nagbabasa, no? Nagbabasa yung prospect mo. Babasa siya, tapos, uy! No? Babasa ako ng yung Facebook friend ko, nag-message sa akin, aalis ako ng, ano, ng website mo, tapos, boom! O, di ba? Bilang sumulpot. So, ano, gano'ng ka-powerful yan? Ganto ka-powerful yan, guys. Yung prospect mo, napaalis na sana, no? Napresentan mo pa,
ng something na valuable na offer. For example, free ebook yun na about, sabihin natin, about weight loss, about making money. Kapag nag-grab mo yung attention niya, uy, imbis na paalis na sana siya, no, sayang na prospect na sana, nag-grab mo pa yung attention niya at potential mo pa siyang maging leads. Potential mo, pag naging leads mo yun, no, siyempre, potential na maging customer or member mo yun. No? So, ano siya, napakagandang, ano niya, napakagandang strategy niya para ma-maximize mo yung lead generation mo. So, again, guys, na hanggang 3, no? Up to 2 to 3 lead generation strategy yung i-employ mo sa iyong blog. Okay? Huwag naman sobrang dami, mamaya, ang gulo-gulo na, no? May mga lumalabas na kung ano-ano. No? Medyo, baka mabuisit yung prospect mo, no? So, mga ganun lang, 2 to 3. Okay? So, parang ganun. And importante yun, lalo na kung nagpe-paid ano ka, advertisement ka, no? Kung nagbabayad ka ng traffic, no? Ang gusto mo ay ma-maximize mo yung lead generation mo. Diba? Kung nagbabayad ka sa traffic, dapat talagang maraming, mas malaki yung return on investment mo, no? Okay. So yun yung mga important step. After that, no, na set up mo na yung itsura, na napalitan mo na yung mga picture, no, na ano mo na siya, napaganda mo na siya, tapos nakapag-set up ka na ng mga lead capture form mo, ang pwede mo nang gawin ay pwede ka nang magsimula mag-vlog, no? Basically, pwede ka nang mag-start mag-vlog. Kita naman, no, pre. Pwede ka na magsimula mag-vlog eh. And syempre, napakasimple lang mag-vlog. Punta ka lang sa blog post, add new. Kaya naman, meron dito na icon, add new post lang. No? So, later on, yung mga hindi pa nakakatanggap, pag-usapan natin yan. Yung hindi pa nakakatanggap ng login information. Okay? So, ito yung ano natin, no? Yung blog post area natin. And dito kayo mag-i-spend ng maraming oras dahil tuwing gagawa kayo ng blog post, no, tuwing mag-i-embed kayo ng video, dito nyo yung gagawin. Masa add new post. Okay, so for example, cute kitten. Parang gano'n. Cute kitty. Ganyan. Yan yung mga gustong title, eh, no? Ganyan, no? Type mo lang dyan yung headline mo or how to lose weight. Parang ganyan. Without changing your diet. Diba? O, ganyan, no? Headline, tapos dito na yung content, no? Basic ano lang, parang word editor lang ito. Dito mo pwedeng ilagay yung mga ano mo, yung mga content mo, no? Para ka lang nagka-type sa Word document. Okay? Tapos kapag gawa na yung ano mo, syempre kapag gawa na yung blog post mo, it's either publish it or save it as a draft. Yan lang kasimple. Yung iba tinatanong, paano hindi ako may wala akong maiisip na blog post, hindi ako pa ako sanay, no? Hindi pa ako magaling magsulat, etc., etc. Okay? Meron tayong binigay sa inyo na additional plugin, no? Premium plugin din ito, itong Instant Headline Copywriter. No, itong Instant Headline Copywriter. Para ano siya, magbibigay siya sa iyo ng mga suggestions ng pwedeng maging title ng headline mo or maging entire topic ng gusto ng magiging blog post mo. Okay, so for example, sabihin natin ang target audience mo ay yung mga tao na nasa finance, no? So pwede ka maglagay diyan ng keyword, no? Sabihin natin finance. No? Tapos click mo yung generate. And then ayan, magpo-provide yan ng mga sample. Bibigyan ka nung plugin na to ng mga sample headlines na pwede mong gawing headline o pwede maging topic ng article mo. Okay? Ito, so for example, 5 tools everyone in the finance industry should be using. Ha? Mukhang magandang topic yun, no? Okay? So, will finance ever die? Parang hindi yata yan, no? Finance, the good, the bad, and the ugly. Okay. So sabihin natin, ayaw mo yan, ayaw ko yan. Wala maganda. Generate ka ulit. Napakaraming pwedeng i-provide sa inyo yan.
No, generate mo lang ulit. Ah, the most common mistakes people make with finance. So parang ganyan. Okay, so madali na. Di ba? Madali nang mag-isip ng mga iba-blog. Madali nang mag-isip ng mga article na ipapublish na makakapag-attract ng mga prospects. Okay? Eh, hindi nga ako magaling mag-vlog eh. Ganun, di ba? May mga ganun eh. Ibang ano natin, ha? Paano pag hindi ako talagang wala akong oras? Wala, hindi ako magaling mag-vlog. No? Ayaw ko mag-vlog. Wala na lang sabihin, ayaw ko mag-vlog. No? Paano pag ganun? Pero gusto ko ma-leverage yung power ng strategy na vlogging. Anong gagawin mo? Gagawin mo yung tinatawag na content curation na strategy. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, gagamit ka ng content ng iba. No? Content na ginawa na ng iba, tapos yun yung ilalagay mo sa iyong blog. And I'm not talking about yung magka-copy-paste ka ng article tapos ilalagay mo sa blog mo. Huwag ganun. No? Baka ma-demanda ka. Baka pag ganun. Baka may magalit sa'yo. Baka may mang-away sa'yo pag ganun. Ano yung sinasabi kong content creation? Curation pala. Parang ganito. Sino pamilyar sa inyo sa YouTube? Pamilyar sa YouTube? Sino pamilyar? Hindi pamilyar? So, share ko sa inyo ulit, ha? So, sa YouTube, ano meron sa YouTube? Di ba, mga tube? Hindi, mga video. Di ba, may mga video sa YouTube. Yung mga video sa YouTube, available yan na pwede mong i-embed sa yung vlog. No? Legal. No? Na wala kang iintindihin na baka may magalit sa'yo. No? The fact na nilagay nila yung video na yan, ibig sabihin pwede mong i-embed yan, pwede mong gamitin yan na leverage para makapag magkaroon ng content sa inyong ano, sa inyong blog. So for example, yung ano no, ang mga famous na site na may nagumagawa ng ganyan, yung content leveraging others people content ay yung 9gag.tv, no? Alam niya, 9gag.tv.com. Iba dyan, puro video-video lang, no? Ang mga video. Hindi naman sila gumagawa ng mga video na yan, eh. Ine-embed lang din nila yan. No, galing lang din lahat yan sa YouTube. Kaya nakita mo, ang daming comments, oh, nagiging viral. Di ba? Ang ginawa nila, shinare lang nila, in-embed lang nila yung video ni YouTube. Ayun, no, YouTube na, eh, oh. Yun, pwede mong gawin yun, no? Talagang mag-vlog. Okay, ano pa? Ano pa ba mga viral sites, no? Viral Nova. Yung nata yung mga Viral Nova. Kasi yung mga video na ano, na video sites, ayan, videos. Diba? Yung iba, ganun lang din ginagawa, no? Nag-i-embed lang din sila ng mga videos. Nileverage nila yung video ng iba. At nag-drive sila na napakaraming traffic, no? Dun sa kanilang website. Simply using others people content. Tingnan natin kung YouTube to. Mukhang hindi yata. Tingnan natin. Mukhang hindi. Baka. Possible, no? Pero guys, napaka-powerful. No? Ayun, BuzzFeed, no? BuzzFeed. Eh, basta video sa YouTube, lahat yun, pwede mong i-leverage yun. No? And alam niyo ba, million yung kinikita nitong mga website na to, hindi million pesos, ha? Million dollars per month. Yung mga kinikita nitong mga website na to, simply because they leverage other people's content, no? Mga content na ginawa ng ibang tao, ginagamit nila para kumita ng million. Imagine that. So ikaw pwede mo rin gawin 'yon. No? So for example, ikaw, target mo ay about success. No, yung mga tao na gusto mong mag-succeed online, succeed sa business. No, hanap ka ng mga video sa YouTube about success, about marketing, about sales, about network marketing, about anything. Anything na magugustuhan ng target audience mo. So sabihin natin ito, the path to success, motivational video daw. So paano mo yan ilalagay sa blog mo? Kakopy mo lang yung link, ganun lang kasimple. No, copy-paste lang talaga, literal. Paste mo yan dyan, automatic magiging video na yan. Boom! Ganun. Yun na yun, guys. So, publish natin.
O, meron ka ng content na i-share sa Facebook, sa list mo, no? Sa Instagram, etc. No? Ayan, pwede na natin puntahan yan. Tingnan natin, ha? Hindi mo kailan, hindi mo na i-embed, Lizette. Ipe-paste mo na lang yung code, literal. Wala nang coding, no? So, ayan, no? Ito na yung video. Sa vlog ko na siya. Okay? No, di ba? Mahirap ba, guys? Mahirap ba yun? Yung tinuro ko sa inyo? Be honest, mahirap o madali? Kaya bang gawin? Kayang-kaya nyo ba siyang gawin para makapag-generate ng leads? Kaya nyo ba yung gawin para makapag-collect ng maraming prospects at leads na i-introduce nyo sa inyong business, sa inyong products, no? Sa Unity Network, kung sakaling affiliate ka. Di ba napakadali? Eh, ito maganda. Di ba, pinablish mo na yung vlog, di ba? Kapag pinuntahan yan, no? Nung prospect mo, pinanood yung video na yan, ano makikita nila? Uy, yung widget form mo andyan, no? Posible silang maging leads, no? Actually, talagang meron at meron talaga magiging leads diyan, lalo na kung related, no? For example, yung video na andyan is about making money. Tapos yung nakita nilang offer dito sa kanan, no? Yung widget mo ay about making money, no? Kumbaga, related, no? Congruent. Kapag ganun, talaga mataas yung percentage na magsasubscribe sila sa'yo. Okay? Tapos kapag yan, pag nag-exit pa, yan, makikita nila yan. Pwede na naman sila mag-subscribe. Okay? Tapos, paano yung kapag naging leads na sila? Anong gagawin mo na? Pag naging leads mo na sila, ang gagawin mo na yun, i-co-convert mo na sila. No, i-co-convert mo na sila para maging customer mo, maging member mo. Paano mo gagawin yun? No? Gagamitin mo na yung system na ibibigay namin sa iyo. 'Di ba sa Unity Network magkakaroon tayo ng bagong system na ilo-launch this October 17. This October 17 masisimulan niyo nang gamitin yung ating bagong system. Basically after nilang maging leads doon sa blog mo, papapuntahin mo sila doon sa system na ipo-provide namin sa inyo. Kaya yun yung magbebenta sa kanila, yun yung magko-convert sa kanila, magtutulong sa iyo para kumita ng income. Okay, so tatanungin kita, seryosong tanong, no? Simpleng tanong. Tingin mo posible na this time magawa mo ng kumita at makapag-produce ng significant result sa business mo? Kapag in-apply mo itong tinuturo namin sa iyo. Tingin mo? Sige nga, sagot nga kayo. Very possible, no? Very possible talaga. Diba? Okay, so ganun lang gagawin nyo. It's either you create your own content, no? Or leverage other people's content, no? Yung mga video. Okay, so, naka-access na kayo, di ba? Naka-access na kayo dun sa back office natin, guys. Ibanggitin ko lang, ha? Na naka-access na kayo sa Unity Network, pero guys, yung Unity Network na back office natin, hindi pa siya 100% na functional, no? Kumbaga, sineset up pa natin yung kasi October 17 to October 24 pa naman yung ating launch, eh. No? So ngayon, mag-focus tayo sa paggamit ng Impact Instrument tsaka ng Rocket Pages. Okay? And anytime na may question kayo sa paggamit nitong Rocket Pages tsaka nung Impact Instrument, no? Ang gagawin nyo lang, ito. Share ko lang ulit. Anytime na may question kayo, may tanong kayo, meron kayong hindi naiintindihan, i-click nyo lang itong question mark na ito. Na yung question mark na icon na yan. Hopefully nakikita nyo, no? Kita naman yata. Click nyo lang yan, and then may mga ready-made na mga tutorials dyan. No, may tutorial video, may mismong mga step-by-step tutorial, may mga articles dyan, etc. No? Okay, so may mga articles dyan, may mga tutorials, etc. Alright? Tapos, kung gusto mo talaga ng, kailangan mo talaga ng tulong, contact mo lang yung support natin. Click mo yung contact support dito.
Okay, contact support. Tapos kung may gusto kong i-suggest no sa product natin, click mo lang yung send suggestion. No, and itong product natin ano pa siya, no, kumbaga baby pa siya, bagong-bago pa siya and napaka-powerful na siyang tool, napakalaki pa ng pwede nitong i-improve and sa tulong mo, magagawa natin 'yon, no. Kung may suggestion ka, click mo lang yung send suggestion. Okay, and community rin ito, by the way, no. Pag nag-submit ka dito ng suggestion, ha, pwedeng yung suggestion mo, may mag-vote, oy, magandang suggestion yan, i-vote natin yan. So parang ganun. Okay? So ganun. So bukas, siguro, sa next week, no? Siguro next week, pwede tayong mag-training na very, very focused naman sa Rocket Pages. Okay? Sinong gusto ng ganun training? No? Rocket Pages naman, yung mga landing pages naman. Yung mga iba't ibang strategy na pwedeng gamitin using landing page. Okay? So dito may mga coaches din tayo, baka may gusto mag-volunteer dun sa ano no, sa training sa Monday. Yan, CC daw sabi ni friend. Okay, so ngayon, so may question kayo regarding dito sa tinuro ko. Siguro bigyan ko kayo ng mga 5 to 10 minutes para mag-question and answer tayo, ha? So yung mga question nyo, pwede nyo nang ilagay ngayon. E kanina may mga tanong, hindi pa ako nakakatanggap ng email. Again, make sure na yung email na chine-check mo ay yung email na nakaka-register dun sa Ignition Marketing. Okay? Tapos kung sakaling wala ka talaga natanggap, try mo din i-check yung wala ka natanggap sa inbox, no? Try mo i-check yung spam folder mo. Okay? Kung wala pa rin doon, message mo yung support natin. Okay? I-provide mo. Ito ah, guys, kapag magme-message kayo about sa wala ko natanggap, i-provide nyo yung username ninyo. Okay? Ignition Marketing username ninyo. No, i-provide nyo yun. E para mas madali natin matignan at ma-check. Okay? Okay, ito may ay asan 'yun? Wala yung question niya. May kanina nagtatanong natatakpan daw. Okay, kasi nga ano pa under development pa 'yon, no, yung Unity Network members area. Okay, so konting araw na lang ma-fix lahat ng mga ano doon, inaayos. Okay, so sa mga question, sige kung may question kayo, pwede. Oh, by the way, yung sa mga coaches natin, kung may gusto kayong mag-share ng anything na makakatulong sa mga community members natin na related sa blogging, no? Feel free guys sa mga coaches ha. Kung may gusto kayong i-share about sa blogging, no, paano niyo nile-leverage yung blog, paano niyo ano yung other simple strategy na pwede nilang ma-implement agad using blog, feel free na mag-share. Actually, ano, no? Sa shinare mo, ano, Coach Edward, no? Nakakatuwa dun sa... Ang simple niya lang, kasi pwede ka na talagang, yun sa mga tao talaga na sa inyo, no? Kung may mga iba sa inyo talaga yung parang naghahanap ng parang gusto ng copy-paste na lang yung gagawin nila, pwedeng-pwede mong gawin, eh. Katulad kanina, pinakita ni Coach Edward, yung sa YouTube, ginawa niya lang, kinopy-paste niya yung link niya, nandun na agad yung video. No? So, kung ikaw, ganun talaga yung gusto mo, kahit ilang beses namin sinasabi na dapat effort ka, kung ayaw mo talaga ng ganun, no? Pwedeng-pwede mong gawin yung sa YouTube talaga. At yung nakakatuwa pa dito, ethical yung ginagawa mo. Hindi ka mangungonsensya na baka ninakaw mo yung article na yun, no? Ethical siya dahil nasa YouTube siya. Okay? So, pwedeng-pwede mong i-copy-paste na agad. So, ibig sabihin, kahit hindi ka talaga marunong mag-vlog, pwedeng-pwede ka na agad magsimula dahil dito. Kasi sa iba naman, ito na-experience ko lang dun sa WordPress, dati kasing WordPress user ako. Ayun eh, kailangan pa mag-embed, no? Kailangan mo pa i-embed yung code, hahanapin mo pa yung code nung, ano, nung video. Ayun yung nakakatuwa nga dito sa Impact Instrument, yung URL na mismo, yung address na. No? So yun na lang i-copy-paste mo, hindi mo nahanapin yung coding. So talagang kailangan ng ano eh, kung napanood mo na yung simulang orientation training, no? Yun talaga, kailangan mo na talaga mag-publish content regularly.
Okay? At kung talagang hindi mo pa kaya, okay, wala ka pa talagang maisip na idea, yun yung pwede kong ma-suggest sa'yo, no? Yung pinakita kanina ni Coach Edward na copy-paste talaga na video, na YouTube video. Pero syempre, mas effective kapag talagang in-effort mo siya, na ginawa mo siya ng sarili mong content, no? Pero pwedeng-pwede kang magsimula doon, na maghanap ka sa YouTube, copy-paste, lagay mo sa impact instrument, tapos yun i-share mo sa social media mo. Pwede ka na agad magsimula as soon as possible. Kailangan mo lang ng kahit 10% effort muna, no? Nung sisimula ka pa lang, kahit doon lang muna. Pero ang mahalaga doon, nag-effort ka. Okay? So yun ang naman ang gusto ko i-share pagdating doon, pre. Okay, thank you, pre. May pang gusto mo mag-share? Any tips, advice? Sige, sagubalikan natin yan. Ito, sabi ni Victor, kaka-receive ko lang ng emails for my login details. So, antayin din natin, baka na-traffic lang, no? Na-traffic lang, sobrang dami kasi 8,000 members tayo. Imagine mo, 8,000 na login details pinadala. Pero antayin nyo lang, baka na-delay lang ng konti. No? Pero kung wala talaga, message yung support. Okay? Ilang sites yan ang pwedeng makreate to use on our conventional business. For each impact instrument account, meron kang dalawang site na pwedeng gawin. Na dalawang separate na website. Okay? Tapos, siguro in the future, siguro next year, pwede tayong mag-create ng mga ng plan, no, different plan na may mas marami pang option na website, no? Ibang plan na, for example, itong plan na to 2 sites, itong plan na to 10 sites, parang ano. No, kung may mga member tayo na gusto talaga marami. Kailangan ng marami, no? Ito, may question si Kenzo. Coach, kapag mobile user ba yung nag-visit sa blog ko, may opt-in pa din? No, tingnan natin. And quick answer dyan is yes, no? Mobile responsive yan. So for example, ito yung blog na ginagawa natin. Kung gagawin natin siyang mobile, so ganyan yung magiging itsura niya, di ba? So, tingnan natin kung meron pa rin opt-in form. So, meron pa din. Di ba? Meron pa din siya. Okay? So, andyan pa din yon. Mobile responsive lahat yan. Okay, so, sa ngayon kasi pag hindi ka na mobile responsive, parang, di ba? Parang laos, parang ganun. Anong username at password ang gagamitin? Hindi siya same. Ah, ganito yun guys ha. Di ba dun sa mga nakatanggap na ng email, di ba may isang email dun, mahaba yung email na yun eh. Tatlong login details yung nakalagay dun basically. Na tatlong login details yun. Iba-iba yun, magkakaiba. Sim, it has hosting included. Yes, it has hosting. Kita niyo naman kanina, di ba? Pagka-login, nag-create ng address, boom, andyan na. Yes, kasama na yung hosting niyan, no? Ito. Okay, Rafael Petinis. So si Rafael, may question. Using Impact Instrument Blog, how to connect and promote my other social account like Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, at iba pa? Okay, that's a good question. Actually, different teams, no? Different teams ay may iba't ibang ano diyan, may mga iba't ibang paraan para ma-achieve yung gusto mo, no? Pero doon sa recommended teams na nire-recommend ko sa inyong gamitin, yung napakadali lang din, no? Andun lang din yun basically sa ano? Sa Nandun lang din yun basically sa team options. No, doon sa ito, pakita ko. Yan, dito sa team options. Sa personalized team options, andyan lahat yun. No, basta yung ginamit, kung ang gagamitin nyo ay yung recommended teams, napakasimple, napakadali. Okay? Ito, pakita ko na lang din para makita din yung lahat. So ito, for example, dito may social buttons. Ito. Social buttons, yan. For example, yung Twitter mo,
Ayan. Kiklik mo lang yan. Wala, antayin natin. Ah, dito pala. Sa general setting pala yan. Dito, ito, ito. Twitter username, diyan mo ilalagay. No? So, iba't ibang ano, iba't ibang teams, may kanya-kanya, pero dun sa recommended teams, andun yun sa personalized team options. Okay? So, yan. Andyan lahat yun. I-check mo na lang, ha? Social buttons, andyan din, etc. Okay, so next question. Okay, si Jade, considering long-term vlog, hindi po kaya magiging issue ang memory storage since 1 gig lang ang max? Okay, that's a good question, Jade. And ang sagot dyan ay in the future, syempre mag-offer tayo ng mas malaking space, no? Pero for example ako, nasa mga 5 years na akong nagba-vlog, no? And then nilipat ko yung buong vlog ko, no? Lahat ng content for my 5 years of vlogging, nilipat ko sa Impact Instrument and ang nagamit niya lang na space ay nasa 250 MB. So basically 1/4 lang. So kung pagpapatuloy ko yung ganung klaseng ano, no? Base ng pagano pagba-vlog, siguro aabot yung 1 gig ng 20 years. Okay? Kasi 'di ba? 5 years, no? 250 MB lang nagamit. So 20 years. So, ang i-upload mo lang naman kasi doon sa vlog mo mga picture eh. Yung mga video, yung ang malalaki naman yung mga video, no? Yung mga video 'yun eh. Okay? Pero yung video, syempre i-upload mo yan sa YouTube. No, YouTube, Vimeo, Wischa, etc. No? So, yung mga picture maliliit lang 'yun, so kayang-kaya 'yun, 1 gig. Paano matututunan ng mga bagong pasok pa lang UN na wala pang idea sa internet marketing ngayon na wala pang OPT ang UN parang grade 2 na at alam na ang mga basic na tinuturo? Paano yun? Paano matututunan ng mga bagong papasok po sa UN na wala pang idea sa internet marketing ngayon na wala pang OPT ay parang pang grade 2? Okay. That's a good question, JV. Una-una, yung mga training pa rin natin ay magkikater sa mga newbie. No, and at the same time magki-cater pa rin tayo sa mga advanced, no? And maano pa rin 'yan, may educate pa rin natin 'yan kasi 'yan nga 'yung ano natin, no? 'Yan 'yung isa sa mga mission natin, no? Na mag-provide ng quality education. Quality education sa mga members natin para ma-achieve nila 'yung mga pangarap nila. So that's our mission, JD, and we will make sure, no? Let's make sure na may educate natin at matuturuan natin ng tama yung mga members natin. Okay, kaya nga tayo may araw-araw na webinar, di ba? So, mahirap ba yung training na ginawa natin ngayon? Di ba, simple lang. Basic, madaling maintindihan, madaling i-implement. Okay? Available OPT, pre. Ha? Available pa rin yung OPT, no? Pag nag-a- sa ngayon, hindi na. Bukas, hindi na. Last day na yung main, eh. Okay, so anyway, ito. May question sa Sim. We are on our 30-day free use of now, right now. And after that, we have to sign up with the monthly or semi-annual. Okay, that's a good question, Sim. Actually, 60 days, no, yung free trial. Starting today. So 60 days siya, hindi siya 30 days. So 2 months. And then, you have to sign up monthly or semi-annual. Kung gusto mong i-promote, no? Kung gusto mong i-promote din itong mga products na ito, no, itong Impact Instrument at yung Rocket Pages, kung gusto mong kumita ng income by simply referring new customers and new members using this product, kailangan naka-annual at semi-annual ka. So either it's annual or semi-annual. Okay? Yung monthly kasi para lang yun sa mga customer natin. No, talagang customer base lang yung monthly. Okay, kung gusto mong maging member, kung gusto mong ma-hit yung mga generation bonus, kung gusto mong kitain yung matching million bonus, kailangan annual or semi-annual ang piliin mo. Okay? May tanong po ako, bakit sa Get Response, yung capture page na ginawa ko kapag nag-sign up doon, bakit hindi na-automate yung pag-copy ng contact?
Okay, siguro contact mo yung get response, no? Friend, siguro may kailangan lang ayusin dyan, no? Contact mo yung support nila para maayos yung ano na yan, ha? Okay, ito may interesting question si Ronelon. Ano mangyayari sa link ko kapag may nag-click pa nun? Ano mangyayari dun sa I am link ko? Paano mangyayari pag may nag-click dun? Ang mangyayari dun, in the next couple of days, ang mangyayari dun, mapupunta na sila dun sa bagong link nyo dito sa Unity Network. Okay? So, redirect ang tawag dun. Magkano kitaan sa semi-annual? Okay, basically same din siya, no? Clark? Kung ano yung kitaan nung naka-annual, ganun din yung kitaan nung naka-semi-annual. Ang pinagkaiba nga lang ay mas nakatipid ka kapag annual. Okay? Mas nakatipid ka. Malaki ang tipid mo. Kanina may nagtanong, pwede ko bang gamitin yung blog sa other MLM ko? Ang sagot is yes. No, pwede. Kahit na anong ibang business, pwede. So question, may question pa? Galing talaga. So makikita yung affiliate link ng Impact Instrument. Doon mo yung makikita sa loob ng Unity Network members area natin. Pero sa ngayon, wala pa yon kasi wala pang pwedeng mag-promote. Kasi wala pa, hindi pa tayo naglo-launch, di ba? Sa 17 pa yung simula, then 24. Sa 24, October 24, din pa lang tayo magpapapasok ng mga pioneer members, ng mga bagong member ng Unity. Okay? So sa October 24 pa pwede, kaya wala pang link na andon. Okay? Okay, ito, si Jet may question. Paano may integrate yung domain name na nabili sa Namecheap? Okay, may tutorial tayo dyan. No? May tutorial tayo dun sa mismong Impact Instrument. So, i-check nyo na lang yon. Sabi ko nga kanina, kapag may question kayo, yung mga ganyang couple of common question, no? Frequently asked question, meron na yung nakareding sagot dito sa ating help widget. No? So, click, search mo dyan, domain. May kita mo dyan, no? How to set up my own domain, how to use and map my own custom domain. Parang ganyan. So ito, for example, itong how to set up my own domain, pag kinlik mo yan, ituturo niya sa'yo exacto mismo kung ano yung kailangan mong gawin. No? O kaya naman, kung prefer mo ay yung article, meron din. Ito, for example, yan. Okay? So yan, may article dyan. Okay, may article dyan na magtuturo sa'yo. No? For, kung GoDaddy yung pinagbilan mo ng domain, meron dyan. Kung Namecheap, meron din dyan. Yan, step 1, step 2, basically step 3, step 4. No? Hanggang step 4 yan. Step 4 lang, ganun lang kasimple. Okay, ito si Mark. May question si Mark. Anong question ni Mark? Normal talaga po na kapag gagawa ng blog post ay walang mga editor tools. Yung mga tools na parang pang Word document, kaya di makakuha. Meron. Mark, meron, no? Merong basic, ibang tawag doon? Basic tool, no? Na parang pang Word. Meron ito. Tingnan mo, ha? Add new post tayo. Dito yun sa taas, eh. Eh, no? Ito. Ito, Mark. Yung mga yan. Ito yung hyperlink, oh. Tapos kung gusto mong madagdagan, click mo lang itong toggle. Tadami yan, no? So, andyan na sila. Andyan yun. Yung customization ng ano, ng mga text. So for example, click here to become a top earner. Call to action mo, no? Hyperlink mo,
I-highlight mo lang yan. By the way, ang dami nagtatanong ito, paano mag-hyperlink? Ganyan lang, ganito lang kasimple yun. Highlight mo yan, click mo to. Yan, ilagay mo dyan yung URL. For example, HTTP. Ano yung link na gusto mong puntahan nila pag kinlik nila yan? So, for example, Google. Kaya Facebook. No? Yan. Yan na yun. Mark. Okay ba? Hindi mo ba yan nakikita? Sa ano mo? Baka nakalagay sa text. Baka ito yung nakikita mo. So, itagal mo lang text and visual. Visual editor tawag dito. Okay. Sa mga... Sana ako kukontak kapag ano, kapag hindi pa ako nakaka-receive ng email. Question ni Coach Sai. Ito, dito na lang, dito. Ibigay ko ah, yung link na pwede niyong puntahan. Dito na lang. Ay, ito pala, sa The Unity Network, meron. Ito nga. Bigay ko yung link na pwede niyong puntahan sakaling hindi pa kayo nakakatanggap. Okay, wait lang ha. Copy link. Ito, dito sa link na to, Sai. Yan. Okay. Puntahan niyo yung link na yan. Support. Yan yung magiging support area natin. No? So, dito sa support, meron dyan ano, pwede ka dyan mag-message, no? Ito. So, type mo lang dyan, kontakin mo lang kami. Make sure na ilagay mo yung name and username mo, ha? Okay. So, wala nang question? Marami ba natutunan, guys? Sino na sa inyo yung magsisimulang mag-create ng vlog? No, starting today, guys. Ayan na yung pinakinaantay natin, no? Ito na, bilis ng panahon, no? Konti na yun, no? Later on. Ayan na, mga kumita na ng matching million yung pinag-uusapan natin. Take action lang, guys. Kasi ang bilis ng panahon. Bilis din ng panahon. Tingnan mo? Dati, pinag-uusapan lang natin, no? Na magkakaroon tayo ng vlogging platform na proudly Filipino-made, no? Dito pa lang, first, no? Sa Pilipinas, no? Meron na. Ngayon, meron na. Magagamit nyo na. Nagagamit nyo na. Okay? So, sino sa inyo ay mag-i-start na? Sabihin mo nga dyan. No? I will start to vlog. Ay, sabihin mo na lang, I love vlogging. So, doon sa mga may access na sa Impact Instrument, simulan nyo nang gamitin yan, simulan nyo nang aralin, simulan nyo nang mag-publish ng content, no? Start creating and making an impact, no? And yung tool na yan yung mga gamit nyo para makapag-create ng influence, makapag-create ng impact sa mga ibang tao, no? And napakalaking tulong niyan para sa atin, no? Para sa iyo, no? And i-leverage mo yan ng mabuti. Okay? So, guys, makita-kita tayo ulit, no? Sa next week, no? Makita-kita tayo next week. At ang pag-uusapan naman natin ay magiging focus naman ng training natin ay about rocket pages. Okay, so yun, thank you so much. Log in na kayo sa Impact Instrument nyo, apply nyo yung mga natutunan nyo, start creating contents, start blogging, start making an impact. No, and by the way, kapag nag-publish kayo ng blog post, no? Pag nag-publish kayo ng blog post, yung blog nyo masasama yon dito sa community. Na Impact Instrument natin, mayroon tayong tinatawag na community. Para siyang news feed sa Facebook. Lahat ng mga blog post na magpapublish ay mapupunta dito sa news feed na to. So, click niyo yung recent post. Sa recent post, andyan lahat ng mga blog post. So, for example, ito si Beverly Pagsigan. No, kakapublish lang 16 minutes ago. Andyan na. No, may 5 reason to achieve my dream lifestyle. Okay? So, siguro next week, yan, no? Mga pag-usapan natin, ano yung mga magagandang topic, ano yung mga magagandang headline, etc. Basta yung community natin, itong Unity Network, we will help you kung paano magiging successful using these products, using these tools.
Ito, post ni Jazel. YSN, no? Don't make silly mistake with your network marketing. Wow, nice. Ang ganda, no? Ito si Coach Manny, bakit ako gumamit ng impact instrument? Ito, si post niya, no? Kanina itong post. Si Alter Camaro, very good. No? Nag-embed siya ng video. Tindi, di ba? Andiyan na. By the way, pwede yan, yan, no? I-full post yan, by the way. Pwedeng tignan yan. Ayan, no? Oh, sino pa andyan? Sino pa yung gumagamit na? How to recruit leaders in your online marketing team? Oh, tindi. Oh, di ba sarap din magbasa, no? Community of bloggers and readers yung na-create natin. Wow! Ang sarap, di ba? So, yan. Dami na, di ba? So, yan. Every time na magpo-post kayo, malalagay lahat yung dyan. So, yan, guys. I hope na-excite kayo. I hope na-pump up kayo at hope nagkaroon kayo ng bagong excitement, hope, at nanggigil kayo lalo sa inyong business, no? So, yan. I-apply nyo lang yan and take massive action sa pag-implement ng mga natututunan nyo. Okay? So, yun. See you next week. God bless and more power. Bye-bye. Yun. Coach Raymond, Coach Rafi, Coach Paulo, Coach Mao, Coach Lauren, Coach Arnold, Coach Sai, thank you so much. Yeah. Bye-bye. Kita kids. Patugtog muna tayo, sound trip muna tayo.